Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa aking channel. Bong Navarro, emosyonal nang manalo sa kaso. Batay sa ulat, si Denise at isa pang huling testigo ang iniharap sa Taguig Regional Trial Court, Branch 69, na dumidinig sa kaso ni Bong Navarro. Ayon kay Attorney Howard Calleja, lead counsel ni Cornejo, pinayagan sila ng korte na magharap ng limang testigo sa bail hearing. Sa bail hearing, kailangan mapatunayan ng kampo ni Cornejo na malakas ang kanilang evidence labang kay Navarro. Una ang iniharap na testigo si Cedric Lee. Kasunod ang pulis na si Master Sergeant Rolly Laureto na nakasama nang iharap umano sa presinto ang bugbog saradong mukha ni Navarro na umano'y lumagda sa pulis at inamin ang ginawa nito kay Denise. Ngunit ang latest na balita ay panalo na ang kampo ni Navarro at binaliwala ang testigo ng kampo ni Denise. Hindi nga pinaniwalaan ang mga inilabas ng mga witness ni Denise dahil paiba-iba ang mga naging pahayag nito sa unang pangyayari noong 2014 pa. Hinihintay na lamang umano ang resulta nito na ilalabas sa Nobyembre upang tuluyan nang makalaya ang aktor. Halos nangiyak nga ang aktor sa magandang balita dahil tagumpay at masaya nang makakauwi ang aktor matapos ang mahigit isang buwan sa NBI. Ayon sa DOJ, ay hindi muna ito pwedeng lumabas sa telebisyon habang dinidinig ang kaso nito. Ngunit sinisigurado nitong makakabalik na rin si Navarro sa Showtime. Nagpapasalamat naman ang aktor sa lahat ng naniniwala sa kanya at patuloy na sumusuporta hanggang ngayon. Lalong-lalo na umano sa matalik na kaibigan na si Vice Ganda. Isa nga si Vice na nagpaabot ng suporta sa aktor, maging sa financial ay hindi rin iniwan ng komedyante ang kaibigan sa gitna ng laban nito. That's all for our today's video. Kung bago ka lang sa aking channel ay mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell. Maraming salamat!